Bradley Beal, 2 games na hindi makakapaglaro, at Joe Ingles at Nasir Little, hindi na makakapaglaro sa buong season na ito, ang ating pag-uusapan ngayon. Subscribe to my channel. Hindi makakapaglaro ng 2 games itong si Bradley Beal dahil sa tinamu niyang injury sa kanyang kaliwang kamay. Hindi siya makakapaglaro sa laban nila sa Milwaukee Bucks at Philadelphia 76ers. Natamo ni Beal ang injury niyang ito sa laban nila sa koponan ng Memphis Grizzlies. 7:47 minutes pa ang natitira sa third quarter noong January 30. Si Beal nga ay nag-a-average ngayong season ng 23.2 points, 4.7 rebounds at 6.6 assists per game. Kayanin kaya ng Wizards na manalo sa dalawang laro nilang ito nang wala itong si Bradley Beal? Ano sa tingin ninyo, mga kadribol? Para naman sa koponan ng Utah Jazz, hindi na makakapagpatuloy ngayong season ang forward nila na si Joe Ingles. Matapos na lumabas ang resulta ng MRI nito sa tinamu niyang ACL injury sa kanyang kaliwang tuhod. Sasailalim sa isang operasyong itong si Ingles kapag medyo bumuti na ang kalagayan ng kanyang tuhod. Sinabi din sa report na baka hindi din agad makapaglaro itong si Ingles sa pagsisimula ng 2022-2023 season. Si Ingles ay nasa huling taon na ng kontrata niya sa Utah Jazz at napabalita nga na binabalak na siya na isama ng Utah sa kanilang mga players na ititrade. Mapunta na kaya sa ibang koponan itong si Ingles kapag nakabalik na siya sa paglalaro o manatili pa rin siya sa Utah Jazz? Ano sa palagay ninyo, mga kadribol? I-comment nyo lang dyan sa ibaba. At para sa huling pag-uusapan natin, mga kadribol, ay ang patungkol sa forward ng Portland Trail Blazers na si Nasir Little. Si Nasir Little, mga kadribol, ay sasailalim din sa isang operasyon upang maayos ang injuring tinamu niya sa kanyang balikat. Kaya naman, hindi na rin makakabalik sa paglalaro ngayong season itong si Little. Sa loob ng 42 games na inilaro ni Little ngayong season, siya ay nag-average ng kanyang career high 9.8 points, 5.6 rebounds, 1.3 assists, na may 46% shooting sa field, 33.1% sa threes, at 73.4% sa free throw sa loob ng 25.9 minutes na paglalaro. At malaking bagay din siya sa kanilang koponan. Kaya naman, mamimiss talaga ng Portland ang kanyang absence sa laro. Sa basketball, hindi talaga kuminsan maiiwasan ang mga injuries. At kapag tinamaan ka nito, ito ang maghahatid sa iyo upang hindi ka makapaglaro ng matagal-tagal. At kung minanas-manas ka pa, o pwedeng magtapos ang iyong karera sa mundo ng paglalaro ng basketball. Kaya naman, dalangin natin, mga kadribol, na sana ay maging maayos na soon ang mga players na may mga injuries ngayon at muli silang makapaglaro at makatulong sa kani-kanilang mga koponan. Sa ngayon, hanggang dito muna tayo. Kita tayo muli sa susunod kong video. Salamat po. Subscribe.